Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Ngayon ay gagawa po tayo ng kalandi mantika. Ang gagamitin nating materialis ay sirang rice cooker. At nakabili naman ako sa junk shop ng sirang telescopic ng motor. At ito naman ay burner stand ng gas rinse. Sira na rin. At ito na mga boss ay palagay ko slip po ito ng cylinder head. Piston po yung nasa loob nito mga boss, kaya sigurado po tayo na matibay yan kahit na medyo manipis. So ang size po niyan mga boss ay 4 sa 4 inches. At tara na mga boss, umpisa na nating mag-assemble. At dahil wala po tayong steel plate mga boss ay ang gilbar na lang po yung ating gagamiting pinaka-flooring niya. Kakatingin lang natin para maging flat po siya. So ganito na po yung itsura niya. Bali pasensya na po kayo sa ating welding mga boss kasi pundido pala itong slim nito. Yung gamit ko ay ordinary rod lang po. So hindi naman siya importante kasi lalagyan naman ng simento yan mga boss. At binutasan lang natin ng 1 inch para mapasok natin yung daanan ng hangin. Ito pala mga boss ay telescopic po ng shock ng motor. Yung sa harapan po na telescopic. At yan mga boss, makapal po siya kaya sigurado po tayong matibay. So ito na mga boss, binutasan ko po siya ng 1.5 mm. At ito naman yung gagawin nating daanan ng hangin. 1x1 po yan na angle bar. Pagsaklob lang po natin. Tapos para maging square siya. Ganyan na po yung magiging forma niya mga boss. Kasi nga malalim po yung rice cooker. Kaya ganyan po yung naging discarte ko. So ito na mga boss. Binutasan ko na yung body ng rice cooker. Tapos yung daanan po ng ating langis ay 1/4 po na copper tube. At maglalagay lang po tayo ng screen bago lagyan ng simento mga boss para mas matibay siya. Yung aking mixing mga boss ay 1:2. Dalawang buhangin at saka isang simento. So paghaluin lang po natin saka natin ilalagay.
So medyo pinatuyo muna natin mga boss bago natin segundahan ng paglagay ng simento. At yan po, nakuha na po natin yung kanyang tamang level. Saka natin ipupul na po ng paglagay ng semento. So magdagdag pa rin tayo ng screen para siguradong matibay. At yan naman po mga boss ay takip po yan ng ating rice cooker. Binatasan ko lang. A few moments later. After mga 12 hours mga boss ay nilagyan na rin po natin ng simento sa ilalim. Kasi para matibay talaga siya. So ito na po yung ating finished product. So ang ginamit nating blower ay yung ginawa natin nung nakaraan mga boss. Yung 8 blades. So yung controller, ito pa rin. So may bago tayong design mga boss ha? Para kahit yung mga malalaking kawali mga boss ay pwede. So ginawa ko yung mga boss ay host po yan ng dextrose. So ang sample natin ay empty na soft drinks. Yan po yung adjustan niya. So mura lang naman nabibili yung mga dextrose mga boss, nasa 50 pesos. So ang gamit natin yung use oil po ng ammonia compressor. So napakalinaw niya mga boss. At ito muna yung ating susubukan. So baka yung use engine oil ay malapot po yun. At baka mahirapan pong mag dumaloy dito sa ating maliit na hose. So baka sa susunod mga boss ay yun, susubukan natin yung use engine oil. So ito muna yung ating susubukan mga boss, yung use oil po ng ammonia compressor. At libre ko rin kasing nakukuha yung oil na yan kasi ako po yung tagaayos ng kanilang planta. So wala po yung halong diesel or kerosene. Kaya nga tayo nagtitipid mga boss, di ba? So bakit pa tayo gagamit ng mga gas or alcohol? So pure po talaga yan. Malinaw lang po yan kasi magandang klase po kasi yan na langis. So nagdagdag lang po tayo ng langis dito sa chamber mga boss kasi matagal po yung paghinintay po natin yung tulo ng ating supply ng langis kasi nga napakaliit po ng hose ng ating dextrose. So i-preheat lang po natin mga boss at medyo matatagalan tayo dahil yung simento na sa loob mga boss ay hindi pa tuyo. Kaya expected po na matagal po itong mag-preheat. A few minutes later.
few minutes later. At para maniwala po kayong mga boss na may apoy po yan, at susubukan natin mamayang gabi para makita natin yung kanyang apoy. So ito na mga boss.